New Gen Trends. Welcome back to my channel, mga kabunso, kakute at mga kamamigs. Sa puntong ito ay babalikan natin ang mga nangyari noon simula nang pumanaw si Mahal upang labis nating maunawaan ang lahat. Sinabi ni Jason na nag-reach out sila kay Migs na mag-collab, na pumunta sila sa Bicol. Pero hindi siya pinansin ni Migs kaya napilitan silang ilabas ang kung anumang nakita nila sa cellphone ni Mahal. October 19, 2021, lumabas ang unang pagsisiwalat ng mga hindi maganda sa mga pandinig ng fans ni Migs. Ito ay 12 days bago lumabas ang interview ni Migs sa T-Bats. Parang itinaon ito upang ang mga fans ay magalit kay Migs. Hindi na itanong kagabi kung kailan nag-reach out si Jason kay Migs at Jethro para mag-collaboration sa pagbablog at magpunta kay Lamura. Bakit hindi niya naintay na maging maganda ang pangangatawan at pag-iisip ni Migs bago sila nagalit? Gusto ba nila agad-agad? Sa live ang intindi ko, yun ang ikinagagalit niyo. Sa interview ni Migs sa T-Bad, sinabi niya na sinabi sa kanya ni Irene na pag naka-move on na siya ay huwag sana siyang mawawala sa mga tesorero. Pinangako ni Migs na hindi nila bibiguin ang mga kagustuhan nila. Bakit hindi kayo naghintay ng kalahati pang buwan? Bakit kung hindi kayo nagsalita, masaya sana ang dalawang pamilya. Si Migs ang pinakamalapit na tao kay Mahal. Araw-araw niya itong kasama. Nagkakahiwalay lang sila kung may taping si Mahal. Natural lang na hindi ito makamove on agad-agad dahil mahal niya si Mahal. Siguro may mga oras na nakatanga lang siya at nag-iisip kung bakit nawala ang isa sa mga pinaka-importanteng tao sa buhay niya. Alam natin ang isa sa mga sources ng income ni Migs ay ang magbablog. Noong namatay si Mahal, naisip din siguro niya na paano na ang kanilang channel. Tatanggapin pa kaya ng publiko ang kanyang vlogs nang wala si Mahal? Naitanong din siguro na bakit nagkaroon ng sakit si Mahal. Matagal silang magkasama sa bahay. Maski sabihing si Nene ang tunay na nag-aalaga kay Mahal, parang nani lang ang inaalagaan ng anak ng amo. O diba, yung mga may kaya, ang taga-alaga ay mga nani, pero hindi nangangahulugang pinapabayaan mo ang anak mo. Matapang si Mahal, hindi ito papalamang kay Migs. Kita mo nga nung prinank siya na ayaw samahan sa taping, sinabi ni Mahal na pukpukin niya ang ulo ni Migs. O diba, kahit ako hindi ko masasabi sa kaibigan ko yon, pero si Mahal sinabi niya yon kay Migs. Nagulat ang lahat nang mamatay si Mahal, pero COVID ang kinamatay. Kahit yon, dinala ng maaga sa ospital, maaaring di rin siya makasurvive dahil sa liit ng katawan niya. Dito sa US, over 1 million tao ang namatay, halos lahat naka-ospital pa. Wala rin nagawa ang mga doktor. Mga doktor at nurses nga namamatay din. Talagang hanggang doon na lang si Mahal. Bakit pa ninyo kailangan pag-explainin si Bunso? Yung doktor ang tanungin nyo, mayaman o mahirap, namamatay sa COVID. Yung kilala ko, 3 days lang patay agad. Nasa ICU pa yon at nadala agad sa ospital ng magkasakit. Please let it go. Mahal is in heaven. Nangyari na ang nangyari. Nabasag na ang tiwala sa isa't isa. Kung kayo man, pag na rinig kayong di maganda galing sa inyong kakilala, di ba iiwas din kayo? Yun lang yun. Kahit pagdikit-dikitin ninyo ang tiwala ni Migs sa tesorero o tiwala ng tesorero kay Migs, may lamat na. May peklat na magpapaalala sa kanila na plastic lang ang mga to. So bakit pa sila makikisama? Kaya malabo mag-collab pa ang dalawang pamilya, respeto na lang ang kailangan ng dalawang pamilya. Huwag nang isisi kung kanino man ang nangyari. Gawin na lang ang tahimik ang paghabla. Kung gusto, kahit mahirap patunayan na ang mga ebidensya, ay messages lang. Ang messages pwedeng ipadala ng kahit sino basta alam nila ang password sa FB. Kahit bukas ang iyong FB sa tatlong computer, pwede. Kahit yung mga computers ay sa iba't ibang panig ng mundo naroon. Ito nga ang napakahabang pahayag ng isa sa solid fans kung saan mas inelaborate niya ang mga pangyayari simula na pumanaw si Mahal. Samantala, bago ko tapusin ang video na ito, ikaw na nanonood ngayon, ano ang iyong pananaw at komento sa mga napakinggan mo patungkol sa nangyari simula nang mamatay si Mahal hanggang sa ngayon? Comment down below.
That's all for today's vlog. I hope you enjoyed, and if you did, please like and subscribe to my channel and turn on the bell button to keep you updated on my new videos. Thanks for watching, New Gen Trends!